Shine like the stars. Let's celebrate, 'cause it's a new day. Spread the good vibes, make someone happy today. The world is opening up, it's time for a ride. Let's rise to the top. Forget, leave your worries behind. Let's talk and have fun, be together as one. Be who you are, be who you shine are. Like the stars. We'll be here with you, let's make the whole world happy. Be who you are, be who you shine are. Like the stars. Shine like the stars. We'll be here with you, we're gonna make this world dance. We're gonna make this world dance. Hello B-Fam, today let us go above and beyond and show the world that we can be limitless. I'm your host, Bianca Gonzalez, giving you a home away from home only here on BRGY. Sa buhay, may encounter talaga natin yung iba't ibang sitwasyon or mga tao who will try to put us in a box. Diba? Yun yung mga nagsasabi na, hindi mo kaya yan or hindi ka bagay dyan. At hindi talaga yan nawawala sa buhay. And today we are going to meet with volleyball stars who have proven that their potential knows no bounds. We are going to get real with some of the most popular athletes in the collegiate volleyball scene. Paano nga kaya nilang patutunayan na ang dami nilang kaya at kaya nilang maging mas higit pa? Joining us today are Yong Mendoza, Echo Adajar, Rui Ventura, Chris Hernandez, and Michael Fortuna of the DLSU Green Spikers! Woohoo! Welcome, guys! Welcome to BRGY. Ate Bianca, hello, hello, hello. Welcome, welcome. Hi, guys. Hello. Hello. Welcome. Punong-puno ang ating studio for today, but yes. Please have a seat. Yan. Welcome. Syempre, we want to give your fans and supporters, hindi lang dito sa Pilipinas, but around the world, the chance na mas makilala kayo yung mga pinagdaanan nyo in life. Kasi usually, syempre, sanay silang nakikita kayo sa court, di ba? With your moves. Pero ngayon, ang pagkukwentuhan natin ay iba't ibang fans ninyo sa buhay. I don't know actually kung uso pa to, pero nung nagsisimula ako kasi, lagi kaming may fan mail. Today, meron kaming fan mail for each of you. And what I want you to do is open the fan mail. You're actually gonna see a picture of you and your biggest fan. At kailangan nyo lang mag-share ng core memory with that biggest fan in your life. Are you ready? Game. Okay, first, Yong. Let's see, that is your fan mail, Yong. Tingnan natin kung anong picture yan at kung anong core memory ang masashare mo tungkol dyan. Oh, babing baby ka pa dyan. Ito pong picture na to is dad ko and ako po. Ayun po. So, wala na po siya ngayon. Namatay po siya nung 4 years old po ako. So, yung nickname ko po na Yoyong, dito po, siya po yung nag-ano sa akin ng Yoyong. Kasi pinanganak ako December 2, 2004, kasagsagan ng bagyong Yoyong. But your real name is? Uriel. Uriel. Oh, grabe. So 4 years old. Diba? But I know that despite that happening, hanggang ngayon, isa pa rin siya sa mga pinakamalaking inspirasyon mo. Pwede mo bang ikwento sa amin yun? Growing up po kasi, yung tatay ko po pala, tatay ko po talaga yung parang pinaka hinahangaan ko kasi sobrang hirap po ng buhay namin dati. Parang nakikita ko po siya na kahit galing pong trabaho, hindi po namin siya nakikita na gusto niya nang sumuko kasi nahihirapan na po siya sa buhay namin. So ayun na lang po yung dinadala ko at until now. Oh, such a beautiful story. Thank you for sharing that. Okay, you have another photo inside your envelope, Yong. Yes. Who is that with you in the picture? Yung bunso ko pong kapatid, si Yuan. Oh, di ba? Parehong atleta. I did hear na meron siyang naging health condition recently. Kamusta naman siya ngayon? So, ito po yung parang pinaka-recent na family struggle namin, yung sa kapatid ko po. Kasi parang tinubuan po siya ng cyst dito. So, nung una po, nag-aalangan po kami kasi baka daw po cancer or ano lang. So, nung pina-check naman po namin, hindi naman daw po siya like
Pero ayun po, sobrang ano po namin nung time na yon kasi yung buong pamilya po namin nag-aalala na, yung lola ko po, tapos yung mom ko po nag-aalala na lahat. So ayun po. Buti naman po naka-recover naman po siya ngayon. And nakakapaglaro na po siya ulit. Oh, back to playing. Buti na lang. Thank you, Lord. We have a next fan mail and this one is for you, Echo. Ayun. Oh. Picture and my lola. Oh, ikaw nga ay laking lola. Tama ba yun, Echo? Po. Oh, anong core memory mo with lola? Since OFW po yung mother and father ko. Lola ko na po kasama ko nung grade school pa lang, mga grade 1 na natatanda ko. And yung pinaka-core memory ko, kasi from ano siya, from province siya sa Cotabato. And sinamahan ko siya umuwi and dalawa lang kami. So kasi hindi siya marunong mag-airplane pabalik. So sinamahan ko siya nagbabalik sa province. But ikaw nga ang sample ng talagang global Pinoy family because both your parents nga work in Italy. Yes, po. Tama ba? How do you remain close as much as you can sa parents mo despite malayo kayo sa isa't isa? Yung attachment, kumbaga, o yung presence nila. I mean, yung physical presence nila wala masyado. Pero nung pumunta ako dun, hindi naman nagbago yung parang pakikitungo sa nila or yung mga... Yung attachment nga, ganun pa din, maayos pa din. And wala naman kami naging family problem when it comes to ako at sa parents. At saka at least you got to spend a year, tama ba, a year with and them? 4 months. In fairness. Enjoy mo yan. Enjoy mo. Oh, ang saya. Yun ang core memory din talaga. We have another fan mail this time for Rui. Picture namin ng mom ko sa Hong Kong. Oh, ano ang core memory mo with your mom, would you say? Nung naglalaro pa siya sa Lasal, sobrang bata ko pa noon, like mga 5 or 6, ito mga ganitong edad. Pag may game siya, sinasama niya ako. Then, syempre maglalaro siya. So, ginagawa ko dun, nag-iikot lang ako sa buong arena, sa San Juan. Manonood lang ako ng game. Parang tambay lang ako doon. And most of the time naman, may mga nag-aalaga sa akin na fans niya. To like, watch over lang while she plays. And then after, kakain kami sa labas. Tapos, uwi na kami. Oh, so those were good memories for you? Kasi kung iisipin mo, parang may worry dyan ng magulang na ako, baka mabore yung anak ko na nag-iintay lang dyan. Pero ikaw, parang playground ba yung tingin mo? Iniikot ko lang talaga at tumatakbo. Basta kung saan ako pumupunta around the arena before. Oh, what's mommy's name? Michelle. Mommy Michelle. Hi, Mommy Michelle. Okay, last two fan mails for Chris. Yeah. Yung picture ko with ate ko po nung provincial meet sa Lipa. Oh, ikaw naman, ano ang core memory mo with your ate? Siguro po yung bata po kami. Siya po kasi yung nag-impluwensya sa akin na mag-volleyball. Siya po yung nakakadigpas ko ganun. And parang nahiligan ko din po at medyo natuto po ako mag-volleyball. Tapos nung lumipat po ako ng Lasal pa, parang yun po, nagtuloy-tuloy po yung paglalaro ko ng volleyball. So si ate ang naging inspiration, sort of like unang teacher, unang coach sa volleyball, is it? Opo. Stricto ba siya sa'yo? Hindi naman po siya parang totally nagtuturo, parang ano lang po talaga, parang bonding lang po. Oo, for fun. So siya kasi naging volleyball player din in DLSU, is that correct? Ngayon po. Oo, volleyball player in DLSU. Pero ikaw, parang yun nga, meron bang some sort of sibling rivalry or mas sibling support ang meron kayong dalawa? Siguro po, sibling rivalry po. Please explain. Yun nga po, magkaiba po kami ng pwesto kasi libero po siya. Niyayabangan ko po siya na mas magaling akong pumasa sa kanya. Okay, last. Fan mail, Michael. And ikwento mo nga sa amin ano ang core memory dyan. Ito po ay picture namin ng mama ko. No. So,
So, ayan. Parang may sash kang suot. Yeah, ito po yung nag-champion kami nung high school po. No. Sa UAP. Anong core memory mo with your mom, would you say? Yung core memory ko with my mom is yung naglaro ako nung palarong pabansa way back 2014 sa Laguna, Santa Cruz. So, 6th grade po ako noon. Pero, unfortunately, nagkabulutong po ako noon, noong time na yon. So, andun na po ako noon sa mismong place, sa Santa Cruz. So, kailangan na po ako ipauwiin kasi, syempre, nakakahawa nga po yung bulutong. So, bago po nila ako pauwiin, tinawagan na po nila agad yung mama ko. So, kahit alam ko po na may work si mama noon, agad-agad po siyang pumunta para sunduin ako. Oh, grabe. So, iba yung alagang mommy talaga. Kaya iba din yung pag-aalaga mo in a sense sa mommy mo. Kasi nga, iniingatan mo ngayon yung scholarship mo, which is a big help, syempre, sa kahit sinong pamilya. So, paano mo nababalance yung studies na talagang may na-maintain ka na grades and your sport, of course? Siguro, time management lang din po yung ginagawa ko. And at the same time, may motivation po sa sarili ko at goal para parang yun po yung nagiging lakas ng loob ko para alam mo yun, kahit mahirap kailangan mong gawin to kasi nga may goal ka in the end. Yeah, and that goal for you is? Makagraduate. Oh, yun pa rin yung ano talaga best gift na mabibigay ng marami sa atin, sa ating mga magulang. Thank you, boys, for sharing your stories. Pero syempre, hindi nagtatapos siya ng mga kwento nila dahil we're gonna talk about changes and growth dito sa ating mga green spikers when you return here on BRGY. Hi, everyone. This is Jess, and I'll be doing Just Do It. So the first is, ipakita yung last search sa Instagram. Ah, safe tayo! So yung last search ko is, Kapamilya TFC. Kaya guys, kung hindi pa kayo naka-follow, follow nyo na to get more exclusive content. Ipakita yung last selfie sa gallery. Okay, so this is my last selfie sa gallery. Just right before nag-start yung show. Mag-selfie tapos isend sa last person minessage mo. So, yung last person, guys, na minessage ko is si Jaren. Kasi magkikita kasi kami mamaya. So, he's my stylist. I'm also a part of his stylist group. So, isa-send ko is tagay yung last selfie. Magugulat to. Bakit ako nag-send ng selfie? Okay, send. You're still with me, Bianca Gonzalez, and let's continue to be real with the DLSU Green Spikers! Welcome, welcome back to BRGY. Eto, usong-uso ngayon sa social media yung ipapagtabi mo yung iyong first ever profile picture and ang current profile picture. Kaya naman ngayon, pag-uusapan din natin ang iba't ibang growth ninyo in life, hindi lang physically, pero syempre in many aspects of life. And first up is... talaga naman. Okay, tama ba before sinabihan ka na you won't make it in volleyball, hindi ka bagay sa volleyball? Siguro yun lang yung na-feel ko before ano nung grade 6 po kasi para sa akin, 'di ba, from grade school, parang yung volleyball fun lang ganyan, maglalaro ka lang. And pagdating ng high school, ayun, parang ibang coaches, so ibang teammates, so may mga senior teammates. Parang pagdating nung high school talaga, nabigla ako sa parang sistema, sa training, and sobrang hirap pala talaga ng training ng volleyball pagdating ng high school. Eh, parang na-feel ko na parang hindi para sa akin yung sports na yon, and nag-give up ako nung grade 7. Bumalik lang po talaga ako grade 11. Ang tagal din! 4 years. Ang tagal din na na-break. Pero ano yung nagpabalik sa'yo nung grade 11? Pinaka nagpabalik talaga sa akin is yung
yung opportunity na makatulong sa family. Siyempre yung scholarship. At napakalaking bagay, di ba? At nagtuloy-tuloy na nga yung talent mo na yon. Na ngayon, ikaw ay kinalabi lang isang nonchalant setter. Ayun nga, lagi ko sinasabi, nung dumating ako sa Lasal, hindi ko talaga alam yung nonchalant word. Yung reaction ko lang regarding that, kapag naglalaro ako parang sinabi na pag nonchalant ka na setter is yung parang hindi ka na-intimidate, parang hindi ka na-pressured. During games, ganun lang talaga ako maglaro. Mukhang unfazed. Mukhang unbothered, pero deep inside, ano yung feeling? Laban dami. Game na game siya talaga. Okay, next picture. Let's see. Unang profile pic versus current profile pic. Oh! This is an award for... So, yung picture na yan is when I was 6th grade sa may kawayan siya. Ano siya, tournament siya ng mga parang private schools pa. Sa amin sa may kawayan. So, nag-champion kami nun. And then, yung league na sinalihan namin after nun is hindi kami nag-champion. Pero hinugot ako nun. Tapos dun kami naging mag-teammate ni Yoyong sa Clara. Yung Central Luzon. Ang saya. This was volleyball na. Yeah, na sport. Volleyball na. Oo, nakakatuwa. No? And again, nagtuloy-tuloy na din yon. Pero hindi mawawala sa buhay talaga ng isang atleta ang injury. And we all know how difficult it is to bounce back pag may injury. Ano yung mindset mo doon to keep powering through na makakabalik ka din? Parang yun, ginawa ko siyang opportunity na nung after gumaling ako, parang talagang sabi ko na iingatan ko yung health ko and yung katawan ko para hindi na ulit mangyari yun. Pero, yun, nangyari ulit for the second time. Buti na lang pag bata ka, medyo mas mabilis ang recovery. But now, all is well, all is good, healthy. Yeah, all is good. Walang iniinda or medyo may sakit-sakit. Paminsan-minsan. Oh, part talaga yan. Oo. Eto na, we have a next photo. Iba din naman ang datingan. I read here na even though nag-volleyball ka na, it's the only during the first ever Spiker's Turf na parang na-realize mo na love mo talaga yung game. Can you tell us that story? Nung bata po kasi ako, hindi po talaga volleyball yung pinaka-nagustuhan ko talaga. Nung kasi po yung tita ko, coach ng UST basketball, so yun po muna yung nagustuhan ko. Nung medyo patapos na po yung pandemic, kinuha po ako ni Coach Ralph sa VNS. Ayun po yung una kong, like, sa commercial league. Yun po. Tapos, nung una, parang gusto ko lang pampalipas ng oras kasi tagal ko nasa bahay lang po, ganun. Tapos, nagustuhan ko naman po siya. Nakikita ko po yung saya na nadadala ng volleyball that time. Kaya yun po, hanggang ngayon, tinutuloy-tuloy ko na po. Parang minsan pala, no, nandun ka na, hindi mo pa na-realize na yun na pala yung gustong-gusto mo talagang gawin. Okay, we have our fourth picture na gustong ipakita sa inyo. And that is, ano na din to, no? Mid-grade school. Pero si Michael nga, una nakilala in a different university. And then, you mentioned that it was a very personal choice. Obviously, a very personal decision. Ang hirap. Anong ginawa mo to finally land at that decision? For me, at first, parang hindi ko naiisip na lumipat. Pero I realized po na meron pang magandang future sa inaharap if ever na gawin ko yon. Kasi grade 7 to first year college, sa NU po talaga ako. So, tinanong ko si mama tsaka yung papa ko. Sabi naman, kung ano yung nangunguna sa puso mo. So, lumipat ako sa Lasal. It was a big decision for me, pero as of the moment naman po, masaya naman po ako sa Lasal at masaya po ako sa bagong teammates ko, bagong coaches, at sa bagong sistema na meron po yung Lasal. Sabi nga nila, di ba, parang wala, hindi mo malalaman talaga kung tama o mali yung decision mo. You just have to really make it right. Okay, we're down to our last photo. Let's see kung baby picture ba ito or medyo malaki-laki na din. Ayun naman! Oh, diba? Si Chris, first time na makakasama nga sa lineup ng DLSU. Like I asked Michael, kamusta yung adjustment period and getting into that zone? Siguro yung
adjustment na nagawa ko lang is yung in terms ng technical skills sa loob ng court. Kasi nga po, 1 year akong hindi siyadong nakapaglaro. More on parang skills lang na hindi ko na-apply sa game situations. So yun, medyo mahirap mentally din po and physically. Kasi parang mahirap din po siya i-balance. Pero sila, super support naman sa'yo? Opo. Ay, parang hindi ako convinced. Oo, talaga. Pero mukhang oo nga, kasi nga in the recent V-League, diba, nanalo ka pa as best outside spiker. Diba? Ano nararamdaman mo tungkol doon? Masaya po and hindi ko po in-expect. Yumabang po siya. Hindi ko din po in-expect kasi nga po parang tinatry ko lang po talaga ilaro yung best ko nung time na yun. And hindi ko po siyado iniisip yung mga stats na para i-aim yung ganung award po. Oh, iba. Pero tuloy-tuloy, di ba? Even though in the V-League, you didn't get what you were really hoping for. Syempre, malapit na ang iba pang tournament for you guys. And I'm sure motivation lang din yan to do even better. And speaking of, we're gonna talk about their future plans, future dreams. And syempre, we are going to play a game with our DLSU heartthrobs when we return here on BRGY. Welcome back to BRGY. You're still with me, Bianca Gonzalez, and our guests for today, the DLSU Green Spikers! Grabe ang schedule ng mga to from training. Dumiretso sila dito, kaya maraming salamat. But this is it na nga, right after the V-League, ito naman, Spikers Turf naman. Paano nyo mas pinaghahandaan yung tournament na to? Yes, go Yong. Alam po natin nakakatapos ng nung V-League. And nandito na naman po kami, maglalaro po ulit kami sa Spikers Turf. So parang wala po kami pahinga. Tuloy-tuloy pa rin po. Pero sabi naman po ng coaches namin is preparation pa rin po ito para sa UAP na ayun po yung pinaka-main na liga namin as yun po, ng team namin. So syempre, pag minsan talagang super pagod kayo, di ba may times na nagkakabanggaan kayo and paano nyo dinideal yung ganon? Sa amin naman, maganda naman sa team Lasal. Wala naman nangyayari yung sinasabi mo na parang kumbaga yung each one of us is yung ina-encourage pa din malift yung ano nila, yung kakayanin nila every time. No, that's good to know, di ba? Lalong-lalo na parang kailangan iba yung brotherhood, iba yung chemistry ninyo when you are on the court and not just off the court. But like you said, in a few months, UAAP naman! What are you looking forward to most in the coming UAAP season? Ikaw mo to. Well, for me, since first time ko maglaro sa Lasal, sobrang excited na i-represent yung Lasal. Also, yung mga bagong teammates ko and bagong sistema na ginagawa namin ngayon. Ikaw naman. Sa akin naman ko is super excited po and since ano po, first time ko po maglalaro sa UAP and kasama ko po yung mga teammates ko po na sa Lasali pa po. Iba din. Ibang experience, I guess, ang madadala ng mga first time dito in this coming tournament. Pero what's next for the Green Spikers? Rui. Outside volleyball, yung relationship namin sa isa't isa, yun yung parang pinapahalagaan din namin. Siyempre, UAP, championship, pero after nun, yung pagsasama namin as teammates and as brothers. So, yun yung tinatry namin na i-keep. Yeah. Oh, and ang sweet no na friendship ang sinagot ni Rui. But I did ask them off cam earlier. And all of you, yes, have plans to go pro if ever in the future? Yes. Yeah. So, di ba, we will be cheering for you pagdating noon. Pero medyo madami pa kayong playing years sa DLSU. So, push muna yon. But of course, dito sa BRGY, we cannot let you go and end this episode without making you play a game. And for this game, para sa inyo, we'll call it Up, Up, and Dress.
Okay, these are the mechanics. All of you ngayon, merong t-shirt at merong balloon. So, kailangan nyo lang masuot yung t-shirt ng buo at mahubad yung t-shirt right away. Pero ang twist, kailangan nyo yung gawin while keeping the balloon afloat. So, pag bumagsak ang lobo sa floor, you have to start from the very beginning. Pero ang una makakagawa ng challenge to successfully take off the shirt again will win. And the rest will have a consequence. Yan. Are you ready? Yeah. Okay. Ready, ready. Ready. 3, 2, 1, go! Nahulog ang balloon ni Rui. Has to start again. Hulog ang balloon. Okay na, guys. Start. Done! Ay, ang bilis ni Michael! Tapos agad! Congratulations! Wala, oh. Ang laki ka yun. Okay, ang advantage niya, sa kanya napunta yung biggest t-shirt. Good job pa rin. Thanks for being such a good sport. Pero syempre, yung apat, may consequence. Kaya naman, thank you very much. Meron akong magic ball at bubunot kayo ng consequence. Go ahead. One each. Go, galingan niyo. One each. Ay, apat lang pala sakto. Pinilihan. Go ahead, you can open it. Ay, ang dali lang. Magpa-cute sa camera. Action! 1, 3, 2, and 1. Ganun na pala yung pagpapakit ngayon. Iba-iba na. Thanks, Yong. Next! You wanna go next, Rui? Okay. A show biceps. Meron ba? Wala. Okay. Show biceps daw. Ay, gusto niyo maraming seko. Thanks so much, Echo, for being game. Who's next? Show a recently deleted photo from the phone galleries. No pressure, hindi. Hindi. Kita mo sa camera. It's a picture of? Me and yung ate ko po. Ba't mo dinilit? Si ate magtatampo dinilit. Okay, fine. We shall accept. Last! Rui, ano ang sa'yo? Go, Rui. Ay, show abs. Ang hilig dito, show abs sa show na to. Buti ako'y nanalo. Ang hilig nila sa consequence na to. Buti kasi. Go, Rui. Wala naman eh. Wala naman eh. Yan! Palakpakan natin! Our Green Spikers. Game na game naman sila. Salamat, boys. And of course, we would like to give you this chance kung may gusto kayong batiin or pasalamatan if you want to greet any family member or friend around the world. Shoutout po sa DLSU community, sa fans, and shoutout sa family and friends ko sa Bulacan and Malabon. And shoutout sa two teammates namin na my birthday. Today, si Kuya Josh Magalaman, and tomorrow is si Kuya Menard Guerrero. Ooh, happy birthday! Happy birthday, Nard! Hello to the DLSU community. I hope na makita po namin kayo sa incoming games namin, which is the Spider Surf and sa your AP. And hi to my family na nasa Italy. Hi, Mommy and Daddy and Kuya. I love that! Yes! Binabati ko po yung pamilya ko and yung mga naging coaches ko po. Thank you po dahil nandito na po ako and yun lang po. And sa DLSU community po, thank you din po. Yun. Hi sa DLSU community. Thank you sa walang sawang suporta sa team namin. And sana patuloy nyo kaming suportahan sa Spider Surf and sa upcoming UAP namin. And shoutout sa family ko, sa mga kaibigan ko, and dyan sa lolo ko sa Bulacan. Hi. And last. Hello to the De La Salle community. Please keep supporting us through ups and downs. Sana patuloy nyo lang kami supportan. And binabati ko yung families ko, yung friends ko, cousins ko sa Laguna, also my girlfriend. Yun. Ano name niya? Fatima. Hi, Fatima. Ikaw lang ang may special shout-out. Kami naman ang mag-shout-out to our Global Pinoys. Hello to the Consul General Angelica Escalona from the Philippine Consulate of Toronto, Canada. Hello and thank you for watching. And to Marcy Fernandez-Golier
from Homosassa, Florida. At walang limit ang saya at inspiration na dala namin para sa inyo at kung nabitin kayo sa kalahating oras nating kwentuhan, you can always rewatch our episodes. Just go to the Filipino channel on YouTube and search for BRGY. Of course, we are also on the iWantTFC app where you can watch your favorite Kapamilya shows, and we invite you to subscribe to our social media pages for the Filipino channel. Meron kayong makitang exclusive BRGY content niyan ng ating Green Spikers. And of course, events brought to you by the Filipino channel. Muli, palakpakan natin our DLSU Green Spikers! Thank you, guys! Thank you! This has been Bianca Gonzalez giving you a home away from home only here on BRGY. No